trial of impeachment of President Joseph Ejercito Estrada. Now pending. I will do impartial justice. Impartial justice. Impartial justice. Impartial justice. Impartial justice. Impartial justice. According to the Constitution and laws. So help me God.
ganyan o bayan ko. Sikat-sipagan ang kanyang kanang kamay, sikat-papangan ang lakas niyang taglay. Sikabutihan sa kanya'y nararapat, sikabayani ang tularan ng lahat. Kayang-kaya, kaya ni kabayani, kayang-kaya ni kabayani. Kahit saan, kahit sino, kahit kailan, kahit paano, kaya. Sino kaya ang tatanghaling bayaning Pilipino sa taon ng bagong milenyo? Gawad Henny Lopez Jr. It was here where you witnessed the scandal breakout. It was here where you followed it through. Now, from the same network that brought you the detailed accounts of the issue, comes the complete and live coverage of the Senate hearings, a turning point that will determine the future of the presidency. The Estrada impeachment trial, an ANC coverage, Monday to Friday, 2 p.m., anchored by Dan Andrew, Pinky Webb, and Frankie Evangelista. Only here on ANC, the news channel. News coverage you can count on. Bakit po hindi sila lumalabas para sila mismo mag-deny? 25 million daw ninakaw ko po. He's ready, willing to present the evidence. This is not an impeachment proceeding. And because this is not an impeachment proceeding, therefore we must spare the president. Testimony to be credible must come from the mouth of a credible witness. Join us as history is told through the voices that put a president on trial. Soundbites on trial. This Saturday, 12:30 p.m. with a replay at 8:30 in the evening on ANC, the news channel. Abot kaya tayo? Sigurado, abot yan. Oh, kahit malayo, abot? I-click mo lang, abot na yan. Abot dinig ang balita, abot kamay ang katotohanan, ang paglilitis. The impeachment coverage of DZMM Radyo Patrol sa East 30. Sabi sa'yo, abot eh. Hindi pa tapos ang laban ni Rosa. Marami pa ang nagdurusa. At marahil marami ang magdurusa pa. Sa ating isinasagawang kampanya, malugod po naming ibinabalita na malapit na po nating makamtan ang ating layuning 5 milyong piso para makatulong sa mga biktima. Mapalawak pa ang kaalaman at mas maging masusi ang pananaliksik tungkol sa sakit na breast cancer, lalo na kung paano ito maiiwasan. Patuloy pong tatanggap ng anumang uri ng tulong ang ABS-CBN at ang Philippine Breast Cancer Network. Makisama, makiisa sa mga biktima. Tulungan po ninyo kaming matulungan sila. Kilala mo ba sila? Beke, kunin mo na ako dito. Naaalala mo pa ba sila? At tinatawagan ko lang sila. Kung maaari, sumagit naman sila sa akin. Kakalimutan ba natin sila? Ay, walang dumadalaw sa akin. Sila ang mga iniwanan, inabandona, at kinalimutan. Ngayong malapit na ang Pasko, hahayaan ba natin silang manghulila na lamang? Hoy! Gising! Lunes, alas 4 ng hapon. Sa isang normal na lipunan. Ang tao nga naman, parang aso at pusa. Away dito, away doon. Pati mga hayop na walang kamalay-malay, natatamay. Hey naku, kailan kaya kayo magtatanda? Kayong dalawa na mortal na magkaaway. Galing aso ka pa rin! Maramot! Bala! Ay magiging halimbawa sa lahat. What are your names? Do you have some? Dog po. Cat po. Hello. Friends pa rin tayo. Friends. Maawa naman kita! Ito yan aso sabi! Sila ganun. Hindi naman na tayo kaaway. Kaibigan naman na tayo. Sina Serena Dalrymple at Mark Anthony Fernandez sa kwento ng tunay na pagkakaibigan at pagpapahalaga sa mga nilalang, maging tao o hayop man, sa Once Upon a Time. Linggo, alas 7 ng gabi, dito sa pambuong pamilya, ABS-CBN. Ang iyong pamilya, kasama mo sa bawat pagsubok, sa bawat luha, sa bawat saya. Kaibigan sa oras ng pighati, karamay sa lahat ng sandali. Walang problemang di kayang lutasin dahil ang family na nagmamahalan
Basta sama-sama together, happy forever! Ang munting paraiso tuwing Sabado, alas 2:30 ng hapon sa tunay na kapamilya nyo, ABS-CBN. Oh no! Lola is sick! Cheer her up very quick! Bisitahin ka nga! We'll go to the sing along. Cookout party na lang! Jimmy, Saturday at 4 p.m. only on ABS-CBN! Sa mata ng bata, kailangan kumita tayo bukas, ha? Ano nga ba ang kahulugan ng buhay? Magbubuhat na lang ako sa palengke. Dito, isang beses lang natin gagawin yon. Pwede na ba yung 50 mil? Sige, sige. Para matapos na yan. Huwag ka magsisinungaling. Paki-refer nga sa taga DSWD. Paano hahanapin ang pagmamahal na kahit kailan ay hindi naramdaman? Papat, cute tayo. Kasi kung hindi ka cute, matitira tayong dalawa dito. Magpapaka-bait ka dito, ha? Bibisitahin kita next week. Bakit ka umiiyak? Nila, ako ng ospital na may nag-aalaga sa akin. Pwede kayo na lang umabon sa akin. Maalaala mo kaya, Huwebes, alas 9:30 ng gabi, dito lamang sa ABS-CBN. Buksan ang puso at pangamata sa biyayang sa titulot niya kahit iba't iba. Isang pamilya, ang tanig ka lang magbibaya sa puso ng bawat isa. Pag-ibig at pag-asa ang masarama. Panahon ng dakilang saya. We're bridging the gap between OFWs and their families in the Philippines through ABS-CBN's Project Anak Buhay OFW. Maaari kayong tumawag sa DZMM. Tumawag lang sa DZMM hotline 415-2272 local 5675 at ipaabot ang inyong mensahe. Check na sila na ang mag-i-input ng inyong pagbati at kwento sa Anak website. Kaya tawag na sa 415-2272 local 5675. Tunay na serbisyo publiko para sa mga OFW at mga kapwa Pilipino mula sa ABS-CBN lamang po. Siguro nga po, pabaya akong ina kaya naging ate ka rin ako maintindihan. Bakit kailangan yung kulit sa akin si Bernardo? Lola, hindi ko ba siya nililito? Sino? Ang Diyos po. Nalilito saan? Pagsabay-sabay po nagdarasal ang mga tao. Tapos, iba-iba ba po ang mga hinihingi natin? Lahat po ba tayo naririnig na? Kahit yung hindi binibigkas ng ating bibig at yung mga lihim na dinadain ng ating mga puso, natitinig na yun. Sa panahon ito, anong mahalaga sa'yo? Sino malalapitan mo? Ano ang iyong hinahanap? Sino ang makikinig? Ano akala niyo sa amin? Mukhang pera? Ano akala niyo ginagawa namin sa mama? Hinuhututan ng kwarta! Hoy! Hindi ka kasali dito. Usap ang pamilya to. Sampit ka lang dito. Huwag ka naman kagawa na iba! Sa akin ka galit, di ba? Sa akin! Si Danny ang panganay ko. Iniisip niya na ang salapi ang solusyon sa lahat ng kanilang kahirapan. Oh, di ba? Nakakaraos naman tayo, di ba? Marami pa akong mga pangarap! At ayokong masayang mga yun! Ayokong maging tricycle driver na katulad mo! Si Art, matigas ang kanyang puso. Sintigas ng bakal na unti-unting kinakain ng kalawang. Gusto mong maging photographer ang anak mo? Mas magiging successful ang isang tao pag gusto niyang ginagawa niya, di ba? Ayaw mo maging doktor. Gusto mong isang photographer lang. Si Grace, ang kaisisang anak kong babae. And what do we always have to fight about money? 600 school and allowance ninyo. 350 amortization ng kotse. Gas, tubig, kuryente, 600. Ngayon kung merong matitira, pinaghahatian namin na daddy. Kung meron, eh kung wala, sorry kami pareho.
Utak na lang sa amin na tama na eh. Saksakan ka ng yabang. Wala ka pang nararating. Ang laki-laki na ng ulo mo. Nakala mo siguro meron ka masayang pamilya, ano? Bigyan siya ng karapatabot na nalagay niya sa akin. Mom! Mom, what's going on here? How can you feel any love for that man? Love is doing good to someone, even if that person is not doing any good to you. Wala ho kaming problema ni Tito Art. Eh kayo, balak niyo pa ata ako ipangbayad sa mga atraso niyo eh. Mads, I'm sorry. Ginagawa ng Diyos para sabihin sa akin ang mali ako? In this jubilee year, Star Cinema gives tribute to the family. A powerful cast, a remarkable story, a much-awaited comeback of a multi-awarded director. Isinusuko ko lahat. Kayo nang bahala sa kanila, sa aming lahat. Ang batang lumamag sa batas ay hindi dapat ipahiya. Kwelyuhan o sasa o isama sa mga marahas na kriminal. Bagamat nagkasal, sila pa rin ay bata. Huwag sirain ang kanilang murang isipan. Pangalagaan ang kanilang karapatan. Sinagip niyo ang kanilang buhay at binigyan ng bagong pag-asa. Sa kaunti niyong barya, sila'y lubos na pinagpala. Dahil minahal ninyo sila. Sa tulong ng Kaisahang Buhay Foundation, kapiling pa rin ni Randy ang kanyang mga foster parents hanggang makatagpo siya ng permanenteng pamilya. Samantala, napupunan nina Virgilio at Magdalena nang magagandang alaala ang kabataan ni Randy. Sabi mo, masayap mo ako. Tapos, nakalimutan ko na po yung mga iniwan po ako ng nanay ko at tao. Sa foster care, ang inyong sandaling pagmamahal dulot sa bata ay habang buhay na dangal. Payatas, ganito ang kabuhayan. Subalit, kapos man sila. Pag may sobra sa baon ko, binibigay ko na lang po dyan. Hindi kaya naman po ako nag-ibigay para po makatulong ako sa mga batang naapi. Kasi para sa masarap po nakatulong. Hindi ito naging hadlang upang magbigay sa kapwa nila nangangailangan. Kahit wala naman po kayong pera, makakatulong din naman po kayo kung gusto niyo po talagang makatulong. Join the biggest inter-school band competition. High school and college bands of 5 to 7 members only. With a 3 to 5 minute cover or original composition on the environment. Prestige and cool prizes await the top bands, including a Chalk magazine feature, a performance spot during the La Mesa Jam main event, TV and radio appearances, plus gift packs.
Submit your band's name with contact details to Bantay Kalikasan, ABS-CBN Foundation, Quezon City. Or call Telefax 410-9670 or 925-3333. Application submission deadline is October 2, 2000. Scheduled audition is October 7, 2000 at Studio One ABS-CBN Network. Save your tree, save your life, save the La Mesa watershed. Christmas tree. Pretty, colorful, a true symbol of Christmas. But some trees are more than just a symbol. The trees at the La Mesa Forest protect the reservoir for all of Metro Manila's water supply. At 100 pesos per tree, you can ensure the life of a tree in this forest and help us maintain the La Mesa. The future is the best gift you can give this Christmas. Noong October 2, 2000, isang whale shark ang di sinasadyang nahuli sa lambat ni Mang Dominador Rabara, isang mangingisda ng Barangay Santo Niño, San Felipe, Zambales. Kahit alam niya na maaari siyang kumita ng malaki kung kakatayin at ipagbibili niya ang nasabing isda, pinili ni Mang Doming na palayain ito. Sa totoo lang po, napunood ko rin sa telebisyon na ipagbawal ang mga malalaking isda na yan sapagkat nawawala na po. Doming Rabara, simpleng mangingisda, bayani ng kalikasan. Maraming salamat po sa inyo. Para sa mga isyu at reklamo na pangkalikasan, tumawag sa Bantay Kalikasan hotline numbers 925-3333 at 925-5555. Sa loob lamang ng 3 taon, ang Bantay Kalikasan ay nakalutas ng 158 kasong pangkapaligiran na idinulog sa kanilang hotline. Mga kaso ng air pollution, basura, ang ilegal na pagkamkam ng ating likas na kayamanan, pagprotekta sa mga nanganganib na uri ng hayop at halaman, at iba pang kaso ng pang-aabuso sa kalikasan. Ngunit, hindi namin ito magagawa kung hindi sa inyong mga tawag, sa inyong suporta, sa inyong pagtulong. Bantay Kalikasan, nangangalaga sa ating mundo, ngayon, para sa kinabukasan. Sa mga panahong ito na ang ating bansa ay nakaharap sa isang matinding krisis, ito po ang aming dasal ngayong Pasko. O Panginoon, buhusan niyo po kami ng inyong pagpapala upang luminaw ang aming mga pag-iisip at tumibay ang aming mga puso at manaig sa aming mga kaluluwa ang tunay na diwa ng Pasko. Sa palibot namin ay puro kaguluhan. Sinong aming pakikinggan? Anong aming gagawin? Kanino kami maniniwala? Paano na tayo? Tulungan niyo po kami, Panginoon, na makita na mali, na marami tayong mga kababayan na walang matirahan ngayong Pasko. Tulungan mo po kaming makita na ang aming mga kababayan ay hindi basura, na basta lang mamatay sa isang sulok at mabubulok. Habang iilan ay nakatira sa mansyon at nagpapasasa sa pera ng mga mamamayan. Tulungan niyo po kaming maalala na nung isisilang si Kristo, ang kanyang mga magulang ay wala ring mahanap na tirahan para mapagpalipasan ang gabi. Sana po, ang mga Pilipinong pinaghiwalay ngayong Pasko dahil sa gera, o dahil kailangan magtrabaho abroad, o dahil naging biktima ng karahasan at injustisya, ay magsama-samang muli sa isang tahanan. At sana po ang mga anak na nawalay sa kanilang mga ina ay muling makabalik. Kita mo po muli sa amin na ang tunay na kahalagahan ng Pasko ay hindi lang si Santa Claus. Hindi lang Christmas tree at mga Christmas carols. Hindi lang pagdiriwang at pagsasaya, kundi pagpapakasakit din. Ang Pasko ay ang pagpapakasakit ng ating Panginoon na muling isilang at mamatay upang tayong lahat ay muling mabuhay ng walang hanggan. Ang Pasko ay tungkol sa pagbibigay buhay. Sana po sa diwang ito natin makita lahat ng mga pangyayari ngayon. Hayaan niyo po na matutunan namin ang magpakasakit alang-alang sa kapakanan ng ibang tao at ang ating bansa. Ipaunawa niyo po uli sa amin na ang buhay namin ay hindi lamang nagsisimula at nagwawakas sa mga pansarili naming kapakanan. Na ang bawat pamilya at bawat industriya ay bahagi ng isang bansa.
na hindi tayo pwedeng magreklamo tungkol sa nangyayari sa ating bansa kung ang concerns lang naman natin ay hanggang sa ating pamilya at trabaho at hindi sa ating bansa. Kadalasan ay sinisisi natin ang mga nasa poder na nagpapatakbo ng gobyerno. Pero hindi natin nakikita na ibinoto natin sila kaya sila nandyan. Kaya responsibilidad natin sila. Kaya ang boses natin ay mahalaga at dapat marinig. Hayaan niyo po sa Paskong ito ang mensahe ng katotohanan ng aming dalhin sa mga taong nakikinig at nanonood po sa amin. Sasabihin namin na ngayong panahon ng krisis, hindi tayo dapat mahiyang maging Pilipino. Ipaalala namin sa kanila na ang ating kasaysayan ay hindi lang kasaysayan ng pananakop at pangaapi sa atin ng iba. Kasaysayan din ang kabayanihan at revolusyon mula pa kina Jose Rizal at Andres Bonifacio hanggang kina Ninoy Aquino. Dahil lang Pilipino, Kristiyano, Muslim, Dumad, Ita, Igorot, Mayaman, Mahirap, Politiko, Teacher, Artista, ay marunong makisangkot, dumamay sa kapwa, makipaglaban sa kanyang karapatan, magtanggol sa kanyang karangalan. Sa mga magpapasya ng magiging kapalaran ng ating bansa, sana po ay bigyan ninyo sila ng tapang upang humarap sa katotohanan. Na ang gawin nila ay hindi para sa sarili nila, para sa ngayon, kundi para sa ating bansa, para sa kinabukasan. Hayaan po ninyo na ang aming dasal ngayong Pasko ay maging isang pangako rin. Nangangako po kami na ang laging hahanapin ay katotohanan at ang katotohanan lamang na hindi kami pabubulag at hindi mambubulag. Na hindi kami pasisilaw sa individual na kapakanan, kundi magkaisa para sa pamilya at para sa bayan. Na magiging mahigpit kami sa pagbabantay, sa pakikisangkot, sa pakikiramay. Na hindi kami titigin. Na makipagtulungan sa iba pa nating mga kababayan, sa abot ng aming makakaya, hanggang hindi nagiging totoo ang maligayang Pasko at manigong bagong taon para sa lahat ng mga Pilipino. Sana po, kasihan kami lagi, Panginoon, siya nawa. Log in Philippine Web Awards. Password. Winners. Enter category. People's Choice Websites. Searching. News. ABS-CBNNews.com. Entertainment. ABS-CBN.com. Kazuriente. ABS-CBNFoundation.com. Service. PinoyCentral.com. Community. PinoyCentral.com. Sports. UAAP.PinoyCentral.com. Travel. Lakbay.net. Click on Best Celebrities and Entertainment Website of the Year. ABS-CBN.com. Total 8 web awards for the best Pinoy websites. Author, ABS-CBN Interactive. Keeping Filipinos together all over the world through the internet. ABS-CBN Broadcasting Corporation accepts with pride the honor of being listed as one of Asia's most admired companies by Asian Business Magazine for the 9th consecutive year. The only Filipino media company who made it in this most prestigious list. It takes a lot to build up a company's reputation, more so to earn another's admiration. Your ABS-CBN, Asia's most admired media company for the last 9 years, in the service of the Filipino for always. ABS-CBN is proud to be cited not just by our countrymen, but also by our fellow Asians as one of the leading companies who have greatly contributed to society. A shining moment for the men and women of ABS-CBN who continue to strive for excellence in providing entertainment and delivering news, information, and public service to the nation. Your ABS-CBN. Asia's most admired media company for the last 9 years in the service of the Filipino for always.
sa aming mga kapatid sa industriya sa buong Asya. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala sa nakaraang Asian Television Awards 2000. Highly commended. Hiraya Manawari for Best Children's Program. Assignment for Best Current Affairs Program. Keep on Dancing for Best Entertainment Program. ABS-CBN Celebration of the New Millennium and Martin Yivera Live with the Philippine Philharmonic Orchestra for Best Entertainment Special. Martin Yivera Live with the Philippine Philharmonic Orchestra for Best Music Program. Maalaala mo kaya for Best Single Drama or Telemovie. Sharon Cuneta for Best Live Entertainment Presenter or Performer. Jacqueline Jose for Best Performance by an Actress. Joint Runner-Up, TV Patrol for Best News Program. Runner-Up, maalaala mo kaya for Best Single Drama or Telemovie. Winner, Roderick Paulate for Best Performance by an Actor. And the only Filipino network to receive the highest number of winning, runner-up, and highly commended entries. ABS-CBN Broadcasting Corporation. Highly commended for Broadcaster of the Year. Sa inyo pong lahat, ang karangalang ito ay alay namin sa inyo. Sa katatapos pa lamang na 10th KBP Golden Dove Awards, ipinagkakapuri po naming ibahagi sa inyo ang nakamit na tagumpay ng inyong kapamilya, ABS-CBN for Provincial Best Radio, Best News Program, Best Drama Program, Best Public Affairs Host, and Best Anti-Pollution for Campaign, Metro Manila Radio, Best Anti-Pollution Campaign, and Best Developmental Information for Provincial Plug, TV, Best News Program, Best Public Affairs Program, Best Talk Show Program, Best Television Special, Best Program Promoting the Culture and the Arts, Best Public Affairs Program, Best Host, Developmental Information Plug, Best Anti-Pollution Campaign, Best Anti-Drug Abuse Campaign, and Best Television Station TV3 for Cebu, Metro Manila TV, Best Talk Show Program, Best Drama Program, Best Program Promoting the Culture and the Best Arts, Best Developmental Information Best Plug, Anti-Pollution Campaign, and Best Television Station, ABS-CBN Channel 2. Sa aming mga kasamahan sa industriya na kumikilala sa aming pagsusumigasig na makapaghatid ng impormasyon at mga dekalidad na programa sa bawat mamamayang Pilipino, ang aming taus-pusong pasasalamat. With the Catholic Mass Media Awards cornerstone values, love of God, for truth, for life, respect of natural environment, and promotion of positive Filipino values, ABS-CBN Broadcasting Corporation bags the most number of its prestigious awards. Best Film, Anak. Best Radio Entertainment Program, Barangay Showdown. Best Radio News Program, DZMM Balita. Best TV Drama Program, Maalaala Mo Kaya. Best MTV, Awit ng Dakilang Jubileo. Best TV News Magazine, The Correspondents. Best News Program, TV Patrol. Best Special Event Coverage, ABS-CBN Worldwide Millennium Celebration. And Best TV Public Service Program Hall of Famer, Hoy Gising. For the recognition and honor given by the CMMA, maraming, maraming salamat po. Ang lahat ng ito ay para sa patuloy na paglilingkod ng ABS-CBN sa mamamayang Pilipino. ABS-CBN, through its station content and promotions, reflects the Filipino customs and values. And in keeping with this more than 50 years of tradition, the Araw Values Awards given by the Advertising Board of the Philippines honors ABS-CBN's 1999 Christmas Station ID for promoting love of country and respect for national customs and traditions. And the radio spot, Water Pollution, Di Pahuli, for espousing concern for and the preservation of the environment. To the Araw Values Awards 2000 organizers and screening committee, maraming, maraming salamat po. Even in the most trying of times, the Filipino remains steadfast, meeting challenges, exceeding himself. ABS-CBN's recognition by the Far Eastern Economic Review magazine in its prestigious list of outstanding business leaders in the region stands proof of the Filipinos' persistence amid trials. For three consecutive years, ABS-CBN ranks third among the country's top 10 companies, cited for its high-quality products and services, innovativeness in responding to customer needs, long-term vision, and by being a company that others try to emulate. And as we begin 2001, ABS-CBN celebrates the nation's unwavering resilience and determination in spite of it all.
For truly, the heart and soul of our existence is being in the service of the Filipino.